sa lahat po ng mga nagtatanong sa mga previous video natin na ginawa, yung mga papunta tayo ng Bulacan at yung pabalik ng Cavite, ito yung video na hinihintay nung iba sa mga nagtatanong. Maglalabas po ulit tayo ng video ngayon na papunta ng Bulacan para ma-check natin kung updated pa ba yung ating previous video at malaman natin kung mayroong mga nabagong ruta. Yo, what's up mga kaduwit? Ayan, welcome back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo? At isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Araw o gabi? Ayan. At tayo po ngayon ay nasa biyahe. Ayan, andito na po tayo sa Tejeros Convention, Tejeros Crossing sa General Trias, Cavite. At for today's video guys ay luluwas tayo ng Bulacan sa San Ildefonso, Bulacan para bumisita sa aming mga lola at lolo doon. So nandito na po tayo sa Centennial Road, lagpas na po tayo ng Tejero dahil nalubat pala yung ating GoPro. Oh no! So sa lahat po ng mga nagtatanong sa mga previous video natin na ginawa, yung mga papunta tayo ng Bulacan at yung pabalik ng Cavite, so ito yung video na hinihintay nung iba sa mga nagtatanong. Maglalabas po ulit tayo ng video ngayon na papunta ng Bulacan para ma-check natin kung updated pa ba yung ating previous video at malaman natin kung mayroong mga nabagong ruta. Pero I think siguro wala pa naman siguro dahil yun naman yung pinaka shortcut way na dinadaanan natin before pa. So abang-abang na lang po, tuloy-tuloy lang. At nga pala, hindi po natin i-cover ng diretso, lalagyan lang natin ng highlights especially sa mga kanto-kanto na dadaanan natin. So ang gamit po kasi natin ngayon ay GoPro, medyo malaki yung kakaining memory. Unlike before na naka 720 lang yung settings natin sa cellphone, medyo mababa ang gig na kinakain niya. So dito na tayo, Centennial Road, dire-diretso lang po ito. Maglalagay na lang tayo ng highlights sa may Bacoor. Ayan. So ito na mga kadit, nandito na tayo sa Binakayan, sa gitna tayo duman, gitna. Baha dito mga kadit sa Cavite nung nakaraang bagyo. Pati mga bagong motor siguro binaha din yan, ano, nasa loob lang ng shop yun eh. Yan, palabas na tayo ng Binakayan. So dadaan tayo ay sa loob ng Bacoor, sana hindi nabaha dun. Ayan, pagdating dito mga kaduit sa tulay ng Binakayan, kaliwa tayo.
Huwag na tayong dumaan sa SM, medyo malayo. Kaliwa tayo dito. Tapos dire-diretso lang ito, mga kadoit, loob ng Bacoor. Diretsohin nyo lang. Ang labas nito ay nyug. Yan, talaba. Talaba yata yun. Sa mga stoplight. Napadulas. Napadulas si kuya. Ayan, dito na tayo mga kati sa dulo. So kakaliwa tayo dyan. Pwede rin diretso kung gusto nyo. Kakaliwa tayo dito mga kaduit. Ayan, kaliwa lang. Tapos diretso. Diretso lang tayo mga kadoit, huwag kayong kakaliwa kasi papunta yan na expressway. So dito tayo diretso lang, tatahakin natin ang service road ng Las Piñas, Parañaque City. Grabe, binaha pa rin dito, putik. Ayan. So dadaan tayo ng tulay ilalim. Kakaliwa tayo sa tulay ilalim mga kaduit. Stay tayo sa left line para kaliwa tayo dyan. Ayan, kaliwa tayo dito mga kaduit, dire-diretso lang to hanggang Tambo. Wala po kayong kakaligawan dito, dire-diretso lang. Ah, mayroon pa pala ang sanga dun mamaya. Papakita din natin yun, i-highlights din natin yun. So ito, dire-diretso. Tapos dun tayo sa panibagong kanto. So hindi na natin kukuha na ng buo mga kaduit, kasi sobrang haba nito pag kinuha na natin ng isang buong video. Pahaba nito, kaya i-save natin yung memory ng ating memory card para makuha na natin lahat dito mga kaduit. May makikita kayo dito na crossing. So ito kasi may harang eh, I'm not sure today kung may harang pa rin. So previously kasi nung nadumaan tayo ay nakaano yan, nakabarikada yan. So ang gagawin natin dito, so ang gagawin nyo, kumahanan lang kayo
Huwag kayong makakabahan. So hindi na pala, oh, pwede pala, oh. So makakadiretso pala doon, makakaduit. Kaso napakadilim. So ito mga kapatid, dire-diretso na ito na ang tambo. Wala na po kayong kakaligawan dito. Isang diretso na ito. Tuloy-tuloy lang hanggang tambo. Doon na ulit tayo sa crossing ng tambo. So yan mga kapatid, pagdating nyo dito sa crossing ng tambo, pag nakita nyo yung flyover papunta sa airport, so kaliwa lang po kayo dito. Yan, dire-diretso po yan. Tuloy-tuloy lang po. Tapos pagdating nyo po sa bandang dulo, ayan, kumanan lang po kayo. Stay lang po kayo sa right lane, right outer lane. Ayan, sa may kanto ng dito po, sa may kanto ng Coastal Mall. Ayan, may stoplight po dyan. So kanan lang po kayo dito. Ayan yung bus na nasa unahan po natin, dire-diretso lang po yan. Tapos syempre para maging responsible rider naman tayo, sunod tayo sa motorcycle lane. Yan, makikita nyo po yung motorcycle lane ay mayroong blue lane magkabila. Yan, dyan lang po kayo, stay lang tayo. Huwag kayong gumaya sa mga ibang motorista na kung saan saan lang dumadaan. Yan, dire-diretso lang po yan hanggang sa may baklaran. Ayan, pagdating nyo po dito sa may malapit sa simbahan ng Baklaran, huwag na po kayong kumanan. Dito po tayo, stay po tayo sa motorcycle lane. Dire-diretso lang po. Ayan, makikita nyo po yung motorcycle lane. And then, pagkalagpas nyo po nung overpass, pwede na po kayong sumingit sa kaliwa. Ayan, bandang unti-unti po kayong pumasok sa kaliwang lane. Kasi akyat po tayo sa tulay. Ayan, sa overpass akyat po tayo dun sa tulay ng Pasay. Yung ilalim po kasi nun yung papunta ng EDSA. Ayan, dire-diretso lang po. Tuloy-tuloy lang yan. So yan, pagdating po dito sa bandang unahan ng overpass, pasok na po kayo sa kaliwang lane. Ayan, huwag na po kayong magpaabot dun sa may orange lane. Pasok na po kayo dyan, then aakyat tayo sa tulay. Ayan, dire-diretso lang po ulit to hanggang sa pagbaba po ng tulay. We'll be right back.
Then pagkalagpas po natin ng tulay ng Pasay, yung papunta ng EDSA, ayan, dito po pagdating dito, kakaliwa po ulit tayo kasi aakyat po ulit tayo ng pangalawang tulay. Huwag po kayo dun sa baba kasi baka maligaw kayo dun, iba po ang way nun. Ayan, aakyat po ulit tayo dito sa tulay na to, dire-diretso po ulit tayo dito hanggang sa makarating tayo sa may Star City, sa may CCP complex. Ayan, tuloy-tuloy lang po kayo dito, dire-diretso lang para hindi po tayo maligaw kasi pag umilalim po kayo dyan, nag-iiba po kasi ng way, minsan may harang dun sa ilalim, hindi ka makakalagpas, makakaliban sa kabila, kaya mag-iiba ng way, mahihirapan na kayong makahanap ng makabalik dun sa dati yung lane. Yan, tuloy-tuloy lang po tayo. Ayan, nandito na po tayo sa may CCP complex, sa may stoplight tapat ng Bangko Sentral. Dire-diretso pa rin po yan, umulan po kasi kaya si Commander po may hawak ng camera, medyo noisy, kaya ang ginawa po natin ay nag voice over na lang po tayo para mas maintindihan po ng ating mga kababayan na sumusunod sa ating video. Hindi po kasi waterproof yung ating camera kaya hindi siya pwedeng mabasa. Ayan, GoPro Hero 4 lang po yung ating camera, and then naka-skeleton na case lang po siya para mas marinig po yung boses natin. Ayan, tuloy-tuloy lang po ito. So nandito na po tayo sa may Rizal Park, sa may Luneta. Ayan, tapat ng Crino Grandstand. Kung makikita nyo po yung Manila Hotel sa kaliwa. Tapos may stoplight. Dire-diretso lang po tayo dahil sa pier po tayo dadaan. Pag kumanan po tayo, yun po yung papunta ng Manila City Hall.
So hindi na po muna tayo dadaan doon kasi susubukan muna po muna natin dumaan ngayon dito sa pier dahil maayos na daw po ang daan ngayon dito at mas mabilis. Ayan, dire-diretso lang po. Tapos pagdating nyo po dito sa may Pier 15, meron po dito kayong makikita na circle. So gilid lang po kayo, huwag po kayong kakanan kasi iba po ang way niyan. Gilid lang kayo sa circle. Ayan, dire-diretso nyo lang po yan. Tapos akyat po ulit tayo ng tulay. Ayan, papunta po tayo ng North Harbor. Dire-diretso lang po ito. Sundan nyo lang po yung video natin para hindi po kayo maligaw. So yan, pagkababa po natin ng tulay, mayroon pong sangahan ulit po dito ng daan. Dito po tayo sa kaliwa. Akyat po ulit tayo ng panibagong tulay. O, flyover. Ayan, akyat po tayo dito. Pwede rin naman po sa ilalim kaso mga truck po ang dumadaan dun eh. Mas okay na po dito sa ibabaw para dire-diretso lang tayo. Ayan, dire-diretso lang po. Tuloy-tuloy lang po ulit. Ayan, meron po tayong starlight na madadaanan dito sa may kanto ng road 10 yata yan. Diretso pa rin po tayo, liban lang po tayo dyan. Tuloy-tuloy lang po yan hanggang sa may Smoky Mountain. Yan, para hindi po kayo maligaw. Dire-diretso lang po, huwag po kayong kakaanan para hindi kayo pumasok sa ibang daan. Sundan nyo lang po yung mas malaking way na yan. We'll be right back.
kapatid, pag nakita niyo itong parang bundok na to, ayan. So yan kasi yung Smoky Mountain. Yan yung tambakan ng basura dati. So ibig sabihin malapit na yan dun sa lilikuan natin. So lagi nyo tatandaan to, itong ano na to, mataas na to. So bagay, pwede rin naman dumiretso sa papunta ng sangandaan, pero para sa akin malayo dun eh, ikot. Malayo, malayo ang ano dun, daan dun. So dito sa dadaanan natin ay mas, kumbaga mas shortcut to eh. So huwag kayong susunod dyan sa pinasukan yan, kasi 400cc yun. Dito lang tayo sa ilalim. Yan, sa ilalim lang tayo. So dito na yung paakyat papunta ng NLEX. Yan yung taas na yan, tapos yun naman yung pababa, NLEX. So tandaan nyo tong point na tinatahak natin, itong area na to. So pagdating sa bandang dulo, kakanan tayo. Ayan, dito, kakanan na tayo dito. Kanan na ba? Ah, tama, dito, kakanan tayo dito mga kaduit. Tapos dire-diretso lang. Ang lusot natin ito ay Fifth Avenue. So ang palatandaan nyo, itong tulay na to, kasi dire-diretso lang talang Fifth Avenue eh. Pwede rin naman dumiretso dun mga kaduit sa may yung bago tayo lumiko, isang diretso lang yun papunta ng isang daan. So pwede rin dun. So nakadaan ako dun, maraming beses na rin ako nakadaan dun. Yun nga lang, parang nalalayuan ako. Kaya ang talagang palagi kong dinadaanan dito, ito at saka yung sa City Hall, Manila City Hall, yung sa Abad Santos na yun. So dun nga lang sa Abad Santos na yun, napakarami ng stoplight. Ang dami ng hinto pag naabutan mo yung mga red light, natsimpuhan mo yung red light. Pero pag naabutan mo naman yung mga green light, saglit lang naman. So ang ganda na pala nandaan dito, first time ko ulit dumaan dito. Palagi ako dito ang dumadaan mga kaduit noon, noong time na hindi pa si Mayor Isko ang mayor ng Manila, si Erap pa. Kasi nung panahon eh Erap, talagang sobrang grabing traffic dyan sa kahabaan ng Abad Santos na yan, yan, Divisoria na yan. Grabe ang traffic dyan, sobra. Kaya hindi ako dumadaan yan pag nakasasakyan ako noong time na yun. Dito ako lagi, kasi dito mabilis. So ngayon nasubukan natin. Okay nga naman, kasi maganda na yung daan. Last 2 weeks kasi umuwi yung bayo ko. Bumisita siya dun sa punto yata ng anak niya. Sabi niya, kuya, kung luluwas kayo sa pier kayo dumaan, mas mabilis, mas maganda. So pwede, pwede, pwede talaga dito. Kasi yun nga, ayos na. Previously kasi, nung time na panahon ni Mayor Isko, ito ay naayos pa lang to. Saglit lang, mga wala pang 5 minutes, nandito na tayo sa may palabas doon ng pier.
release ng train. So, Fifth Avenue na to, mga kadwit, itong natatahak natin na to. Maambo na naman. Tapos pagdating dito mga kadwit, slow down lang kayo, tapos kakaliwa tayo. Kaliwa tayo, kaliwa. Ayan, ito na yung papunta na ang monumento. Pag kumanan kayo, papunta yun ng Divisoria. Pag dumiretso naman kayo, papunta yun ng Quezon City. Papunta rin ng ano, ng NLEX. So, ito na yung papunta ng monumento mga kaduit. Ito, tututukan na natin do para kasi ito yung hiwalaya ng norte at saka ng south eh. Para makita nyo yung mismong area. So, although meron naman akong mga video na rin before dito, pero kukuhanan pa rin ulit natin para makita nyo. Kasi ito yung pinaka landmark kumbaga ng hiwalaya ng norte at saka ng south. So alauna na mga kadwit, 1:21 na at nakakaramdam na tayo ng gutom. So kanina eh nagkape lang tayo ng mga tabang na kape kasi hindi siya mainit na mainit. So stay lang tayo dito sa ilalim ng ano ng release kasi umaambon eh. Umaambon. Mababasa yung GoPro natin. So ito ang monumento mga kaduit, monumento. Nasa monumento na tayo. Sa SM Monumento. Ito yung SM Monumento mga kapatid, nasa kanan. Huwag tayong kakanan dyan mga kaduit. Diretso lang tayo. Ikot lang tayo ng konti dito sa circle. Ito na yung circle ng monumento eh. Yung tinatawag na monumento circle. Yan. Tapat na ang SM Hypermarket. So, gilid lang tayo tapos diretso tayo dito sa tapat ng SM Hypermarket na mayroong flyover. Yan. Yan yung mga landmark mga kaduit. Tapos yung mga pupunta ng norte, ito na yun. Hindi na kayo maliligaw dito mga kaduit. Kasi dire-diretso lang ito eh. Dire-diretso na po ito hanggang sa Giginto. Oo, pwede na kayo yan kung saan bayan kayo pupunta. Kung sa Pampanga, Bulacan, Tarlac, Nueva Ecija. So ito na po yung pinaka anuhan natin, dadaanan natin.
So, aalisin ko lang po muna ulit yung video. Isang diretso lang naman po ito. Dire-diretso lang. Alisin mo muna natin. I-off muna natin yung camera natin kasi umuulan na naman eh. Okay mga kalawit, nandito na tayo sa Valenzuela. Sa Valenzuela na tayo. At nagugutom na raw kami. So ang ating oras ay 1:39 na. Saan tayo kakain? Ayaw ko si Jollibee. Gusto ko Mang Inasal. Wow! So dito mga kaduit, bawal kayong dumaan sa bicycle lane. Mayayari kayo dyan. Mahuhuli kayo pag dumaan kayo dyan. Kaya pansinin nyo, maluwag yung bicycle lane. No? Bawal kasing ano dyan, dumaan. Hintayin nyo lang kung naka-green, naka-red, hintayin nyo lang na mag-red para, mag-green. Huwag na kayong sumingit-singit pa para hindi kayo mahuli. So, napakahigpit ng batas trapiko dito sa Valenzuela. Talagang yayariin ka talaga dito pag once na dumaan ka sa mga bicycle lane, sa sidewalk, yan, bawal na bawal dito yan. So, ito yung isa sa mga nagpatupad ng no contact apprehension before itong Valenzuela. So, kung napanood nyo yung debate nila ni Senator Gatchalian at ni Kernel Busita, yung ating representative ng One Rider Party List. So, napakagaling talaga ni Kernel Busita. Magaling, magaling siyang dumipensa. So, kaya lahat ng no contact apprehension ngayon ay pinasuspindin niya muna. Kasi ang nangyayari kasi ako rin ha, sa base sa observation ko, ang nangyayari kasi sa atin, patupad tayo ng patupad ng batas, napakalaki na nakukoleksyon natin sa mga fines, mga multa ng mga lumalabag sa batas. So minsan mayroong mga halimbawa bago lang dumaan doon, tapos yun, nahuli na ispatan. So nakakawa, di ba? Kulikta tayo ng kulikta kasi ng mga fines. Dapat meron din tayong mga programa na kinakandak, mga awareness, mga advertisement sa TV, sa radyo. Pinakamahalaga talaga yung mga seminar, trainings and seminar, mga awareness na may kandak para mas ma-aware ang mga tao, mga rider na huwag silang gumawa o huwag silang huwag silang mag-violate ng mga batas trapiko. So, yun eh, yun lang naman yung napapansin ko. Kalimitan ngayon, puro patupad sila ng patupad ng mga batas, pero yung mga awareness na dapat nating ikandak, wala. Kumbaga, ang kulang sa atin talaga, awareness, trainings, seminar, awareness, yan, mga ganyan. Para mas maging effective yung ating mga pinapatupad na mga batas, sa, lalo na sa batas trapiko. So yun yung pinupunto talaga ni Kernel Busita. So yun, nakalagpas na tayo ng bayan ng Valenzuela. Ang susunod na bayan na ating dadaanan ay Maycahuayan. So nandito na tayo mga kaduit sa Maycahuayan, sa mismong bayan ng Maycahuayan, Bulacan. So magkano tayo ng mga kainan? Ang dami ng checkpoint mga kaduit kasi ano ngayon eh, mag-uundas. Undas bukas, All Saints Day bukas, tapos Ados All Souls Day. Kaya maraming traffic. So yung mga expired, walang lisensya ay kumuha na kayo.
Kasi yan naman talaga kailangan natin, yung mga gusto mong mag-drive, gusto mong gumala, gusto mong lumuwas. So, asikasuhin mo rin yung responsibilidad mo bilang isang driver. Yan. Kasi ayan ay privilege ng ating government sa atin para tayo makapag-drive. Once na mahuli ka, na wala ka na isa, kahit isa niyan, ay madadali ka talaga. Mas malaki pa yung gagastusin mo kumpara dun sa ikukuha mo ng lisensya. Tipid nung NMAX natin mga kapatid. Umalis tayo dun na yung 4 bar. So 2 bars pa lang na babawa sa kanya. So kakain tayo, hindi ko lang sure kung saan. Kahit sa karinderiya na lang siguro. Pero mas masarap kung sa manginasal eh. Manginasal, manginasal, may kawayan. So, may kawayan pa rin to. Bayan pa rin mga kaduit ng may kawayan. Duit ay ano, ito yung ginagawang release ng train ngayon, yung flyover na yan. Release ng train yan sa PNR. Ang diretso niyan ay sa dudugtong yan sa Tutuban. Tutuban, then alam ko ang diretso niyan papunta na ng norte, then papunta ng airport na ginagawa dito sa Bulacan-Bulacan. Yun yung pagkakaintindi ko. So, correct me if I'm wrong. Yan mga kapatid. So, yung mga luluwas ng Manila na galing Bulacan, pwede kayong sumakay ng tren. Tapos, Tutuban ang daan. So, nandito na tayo mga kapatid sa may area ng Marilao. Marilao, Bulacan. At talagang Tom Jones na tayo. Tom Jones na, mainit pa. Kasi nakakaputi pa tayo eh. Ayun, panlagay ng girder oh.
Okay, nandito na tayo mga kapatid sa Marilao. SM Marilao. Maharangan pala yung ano no? SM Marilao ng ano? Release ng train. Dito na tayo mga kaduit sa Balagtas. Ibabaw pwede sa ibabaw, pwede sa ilalim. Ayan. Nasa Balagtas. Ah, Bukawi tayo. Bukawi pala, Bukawi. Butas. So dito na tayo sa Bukawi, Bulacan. Ito yung pinakasikat na Changi dito sa Bulacan na mabibili mo ang mga iba't ibang uri ng hayop pag Friday. So inilalakihan yung ano nila, oh, palengke, kasi sikat na sikat tong palengke na to eh. So dumaan nga pala kami ng Manginasal, pero waiting pa ng 20 minutes na ko. Hindi na kami makakapaghintay kasi yung 20 minutes na waiting natin, malayo-layo na ang mababiyahin natin nun. Kaya tuloy-tuloy tayo, maghanap na lang tayo ng pwedeng makainan dyan sa daan. Andito na tayo sa Bukawi at papunta na tayo ng Balagtas, siguro mga 5 minutes lang. Malapit lang itong pagitan ng ano eh, Bukawi at Balagtas. Tapos meron tayong shortcut na dadaanan mga kaduit. Sa bypass road na tayo dadaan. Papasok tayo ng papunta ng Pandi, Bulacan ng highway, unang maliit na highway. National road pa rin yun eh. So papasok tayo doon, then kakaliwa tayo sa may gasoline station at kakanan tayo papasok na bypass road. Yan. Ang labas na noon mga kaduit ay sa may San Rafael, Bulacan. Ayan, tama-tama, malapit na tayo doon. Sa San Ildefonso lang ang biyahe natin. So ang gagawin namin na mga kaduit, dadalo lang kami sa lolo at lola namin sa Puntod. Lolo at lola ng aking misis. Tapos bukas ng umaga, madaling araw, babiyahin na rin kami kasi maghihintay si Kulit. At may pangako ang kanyang mami na ititreat siya dahil horse runner po siya sa Mr. and Miss United Nations sa kanilang school. Unang sabak, makakuha po siya ng horse runner up at eye-catching award. Yan. Kasi maganda rin yung naging costume niya, Miss China, and then pati yung ayos. Kikay kasi itong magina na to eh. So dalawang award ang kanya nakuha. Kaya masayang masaya na rin kami. Nasa Balagtas na tayo mga kaduit. Ang bilis lang. Wala pang 5 minutes, nasa Balagtas na tayo. At sabi ko nga, dadaan tayo ng bypass road.
Kaya ang gagawin natin sa loob ng Balagtas tayo dadaan. So stay tuned lang kayo. Ito yung pinaka isang mahalagang shortcutan na pwede kong ituro sa inyo para mas mapabilis ang inyong biyahe. Hindi na kayo dadaan ng Baliwag o ng Plaridel. Hindi na kayo dadaan ng Giginto. So ang gagawin natin ay dito na tayo sa shortcut dadaan sa pagitan ng Balagtas at Pandi. Yan. So ito na po ang bayan ng Balagtas, Bulacan. So stay tuned lang. Tingnan nyo lang po yung ating dadaanan. Stay tuned lang kayo. Tapos makikita nyo po yung New Star Market nila. And then sa right side ay mayroong Robinson. So once na makita nyo na yan, slow down lang tayo. Slow down, slow down. Tapos sa bandang unahan po mayroong stoplight. Ewan ko lang kung gumagana pa yung stoplight na yan. Medyo matagal na tayong hindi naka ano dyan eh. Ito po yung Robinson nila dito sa Balagtas. Robinson Supermarket. Ayan, kung makikita na itong Robinson, ayan, turn right tayo dito. Turn right lang po tayo dito and then dire-diretso tayo. Ito po yung shortcut sa mga pupunta ng norte, mga pupunta na San Rafael, ng San Ildefonso, San Miguel, Gapan, Tarlac. Ayan, mga pupunta ng Nueva Ecija. Dito po kayo dumaan, mas shortcut po kasi dito eh. I-capture po natin to, itong daan na to. So sabi mayroong nire-refer dito sa bandang unahan eh. Hindi ko lang sure kung bukas na, pero check pa rin natin mga kaduit. So yan, ito yung naayos nung nakaraan pero okay naman na pala mga kaduito. So sarado daw ito nung nakaraan kasi nga dito yung daan mga kaduit ng release ng train. So mayroong Balagtas station para yung mga taga rito sa parting Balagtas, kung ayaw nilang magbus papunta ng Manila, Tutuban, ay dyan na sila sasakay sa train na lang. Para isang diretso na. First time ng ating Maxi na makalayo ng malayong malayo. First time na ride ni Maxi dito sa Bulacan.
So dire-diretso lang 'to mga kadwit, para hindi kayo maligaw. Ayan, liliban tayo ng expressway. At ito yung tulay ng pagliban sa expressway. So, yan yung NLEX mga kaduit. Yung nasa ilalim natin, NLEX yan. Diretso pa rin tayo mga kaduit. So malapit na tayo mga kaduit, lumiko dyan sa kaliwa. So isa yung gasoline station na yun mga kaduit, dito sa side ng kaliwa, left side. Simula dito sa may flyover o yung tulay, tulay ng ibabaw na expressway yan. So pag nakita nyo na po yung gasoline station na yun, yun na po yung landmark na liliko na po tayo sa kaliwa. So mayroon kasi tayong sasakyan sa unahan eh, kaya hindi natin masyadong makita yung daan, hindi masyadong makuha na ng ayos na ayos. Saan? Pasana ba sila? Katagal-tagal na niya dito. So yan, ito na mga kaduit. Pag nakita nyo itong ala lumang bahay na to, so kaliwa dito, kaliwa. Dadaan pa ba tayo dun? Hindi na. Ayan, dito po, kaliwa tayo dito. Ayan, kain-kaya muna tayo dito. May kainan dito. Siyempre sa kinainan natin. Ah, sa bypass? Sige, sige, sige. Sige, doon na lang. So ayan mga kaduit, dito, kaliwa. Dire-diretso lang po ito.
Sabi yan, ayaw dumaan sa tubig. Ayaw dumaan sa lubak. So, ito na po yung shortcutan. Pinaka shortcut po ito. Hindi nyo na kailangan dumaan pa ng Santa Rita exit ng bayan ng Baliwag o SM Baliwag. Ito po, shortcut na po ito. Pag gumanan po kayo dito ay dire-diretso na po yan. Yan po yung tinatawag na bypass road. Ang labas na po natin ay sa San Rafael, Bulacan. Yan, dahan-dahan lang po kayo kasi malubak. Lalo na doon sa mga maliliit na motor. Ayan yung Mio ko noon dito nung ginamit ko. Talagang kalampagan. Yan, kanan po tayo dito sa crossing. Yan, kanan po tayo. Dire-diretso na po ito. Hindi ko na po makukuha nito lahat kasi medyo malayo-layo rin po ito eh. Paubos na rin po siguro yung battery natin. So, doon na lang sa medyo malapit-lapit ng bago magganto siguro, saka ulit tayo kukuha ng video. Pero ito po talagang dire-diretso lang po ito. Para po makasigurado kayo, check nyo po sa mapa. Sa Google Map or sa ano bang mga apps na pwedeng matchikan pa. Isang diretso lang po ito. At mas mabilis po ang biyahe nyo. Siguro mga less than 1 hour o 30 minutes nandun na kayo sa San Rafael, Bulacan na po kayo. Okay, tuloy-tuloy lang po tayo. At puputulin ko na po muna yung video natin kasi malapit na pong malobat. Pero meron pa naman po tayong pampalit. Mamaya na lang po ulit pag malapit na tayo dun sa exit hanggang San Ildefonso. So yan mga kadwita, tumahan kami dito sa bypass na yung, kung matatandaan nyo, nung umuwi kami nung na-stroke si mama. So dito rin kami kumain ng mga alas 11 ng gabi yata yun. So kaso hindi namin naabutan yung papaitan nila. Wala pa silang masyadong luto ngayon, ang na-order lang namin ay pares. Yan at papasilip natin sa inyo yung tadaanan natin dyan sa bandang unahan. So diretso muna tayo ng bayan and then diretso na muna tayo sa bisita sa Puntod and then saka tayo pupunta na sa Kalawitan, San Ildefonso, Bulacan. So nagpalit lang tayo ng battery para ma-recharge yan. Okay, let's go, let's go, let's do it na ulit, biyahe na ulit. Okay mga kaduit, at biyahe na ulit tayo. Siguro mga less than 1 hour pa biyahe natin. Pero malapit-lapit na tayo. So time check tayo, 3:21. Masyado na tayong inabutan ng hapon. Umalis tayo dun sa Cavite, siguro mga 11:30. 11:30 ba tayo umalis? So ang tagal ng biyahe namin. Traffic kasi. Tapos pahinto-hinto pa dahil umuulan. Chill-chill lang ang biyahe natin. So sa mga dadaan po dito, ingat-ingat lang po kayo sa mga bandang side. Dahil marami pong ano po sila, nag-asfalto. Dati kasi simento lang to eh. Nag-asfalto po sila, mayroong mga na-damage, mga siguro nung malakas ang bagyo, ulan, ay na-damage siya. Kaya nagkaroon ng mga butas-butas. At as you can see, mga ano po, may second lane doon, magiging 4 lanes na pala to. Continuous construction ulit sila para doon sa kabilang side. O yan o, yan o, mga butas-butas. So hindi lang masyado nating ramdam dito yung mga ibang butas dahil naka malapad-lapad ang gulong natin eh. Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm
I'm gonna feed him if you're coming for me. Hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be with it. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be with it. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. So ito na mga katwitch yung end ng ating bypass road. So may ginagawa pa rin sa right side na yon. So yun yata yung papunta ng padiretso na Gapan. Yan dyan sa right side. So ito na yung end ng bypass road dito sa San Rafael, Bulacan. Kunting ano na lang, segundo na lang nandun na tayo sa highway. So mabilis, siguro less than 1 hour yung magiging biyahe mo rito. Pero kung dire-diretso talaga, mga 30 minutes na siguro. So medyo huminto lang kasi tayo dahil kumain tayo eh. Pero kung susumahin mo, i-approximate natin, mga 30 minutes na siguro yun. Kaysa dumaan pa tayo na baliwag, baybayin pa natin yan. So dito, ayan na. To Kabanatuan. So kakanan tayo dito papunta ng San Ildefonso, Bulacan. Ayan. So pagbalik natin, dyan pa rin tayo dadaan. So hindi ko na lang siguro maibablog yung pagbalik ng dire-diretso kasi limited lang yung storage natin. Talaga kailangan pa nating mag-upgrade ng mas malaking memory card. So thank you very much. Ito na yung San Rafael at papasok naman tayo ng San Ildefonso, Bulacan. Okay. Papasok sa inyo. So diyan kami dapat mga kaduit pupunta ngayon. So mamaya na lang pupunta muna tayo ng Puntod.
pala natin na sukat mga kaduit kung gaano kalayo yung tinakbo natin. So magano tayo, magsisiro tayo mamaya sa trip 2 o kaya sa trip 1. Tingnan natin kung gaano kalayo itong tinakbo natin. Ayan, ito na mga kalit, ang bayan ng San Ildefonso, Bulacan. Doon, marami doon sa ano. Kanina, di ba? Ano bang bibili mo yung naka ganon? May bitbitan? Dito na tayo mga kaduit sa bayan ng San Ildefonso, Bulacan. Ano kaya? Baka hulihin tayo ah. Maghihintay ako dito doon sa bandang unahan. Doon sa may bandang unahan doon. So dito tayo mga kaduit muna garay sa bandang baba para hindi tayo hulihin. Ayan. Thank you very much po sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta, sa lahat ng mga nanood dito sa video natin na ito. Sana makatulong ito bilang gabay sa inyong pagbabiyahe, lalo na dun sa mga babiyahe ng dito sa parte ng Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac. Ayan. Kung may comment po kayo, kung may tanong po kayo, mag-comment lang po kayo at sasagutin po natin isa-isa yan. Thank you very much po. At yung mga hanggang dito sa San Rafael, Bulacan, San Ildefonso, Bulacan. So, nandito na po tayo. At yung mga sa bandang unahan, yung San Miguel at saka yung mga papunta ng
Nueva Ecija, Tarlac ay diretso lang po itong daan na to. Tuloy-tuloy lang po yan. Hindi na po kayo maliligaw kung taga dyan kayo sa parting norte na yan. Ayan. Hey, thank you very much po. God bless po sa inyong lahat. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.